ng mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Do it because Man presents Let's Talk on the air. Manood at makling tuwing Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa programang Juwi De Guzman Presents Let's Talk on the Air. Juwi De Guzman Presents Let's Talk on the Air. Kasama sina Captain Rolando Durag de Durana at MJ De Guzman dito sa DWBL 1242 AM Band, FB Live at YouTube. Juwi De Guzman Presents Let's Talk on the Air. Juwi De Guzman Presents Let's Talk on the Air. Promise, ha? Kahit na ako'y di mo na alam na palagi ka dito sa aking damdamin. Kahit na pag-ibig mo'y
ititigan ang iyong larawan hanggang naalala na lang. Dati ako ang iyong mundo, ngayon'y biglang nagbago. Hanggang tingin lang ngayon magawa, dahil di ko binigyang halaga. Ako'y biglang sumuko, ito ang aming inuko. Sana'y masaya ka sa pilihan, kahit ako'y nag-iisa. Masakit ang nadarama, hirap makita ka sa iba. Tanging baon ko ang alaala, ngunit hinayaan itong mawala. Masakit ang nadarama, ikaw sa akin mahalaga. Puso'y nagdurugo, sana'y makaya. Aking gagawin, kahit pasakit sinta. Masakit, pasakit sinta, pasakit sinta. Masakit ang nadarama, na hindi na tayong dalawa. Ibubulong ko sa may kapal na ang pasakit ay di magkagal. Masakit ang nadarama, ikaw sa akin mahalaga. Puso'y nagdurugo, sana'y makaya. Aking gagawin, kahit pasakit sinta. Yahoy! Okay, maraming salamat po. Ayan, nasa na. Jubi de Guzman presents Let's Talk on the Air. Magandang araw po sa inyo lahat. Saturday edition na naman po tayo. Medyo na-atras tayo ng pasok kasi po eh nag-over ang aking mga partner dito. Ayan, si Ma'am Jo. Lagot kayo, may utang kayong 5 minutes sa akin. Okay, at syempre pagdating mo natin at yung Chairman of the Board, Captain Durana. Good morning, sir. Yes, magandang umaga, partner, at magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio at sa lahat ng mga nanood, nakikinig sa atin ngayon sa ating palatuntunan. Okay, back to you, partner. Ayan, lagot sa iyo si Ma'am Jocelyn Santos. Ito lang yan, partner. Ganyan lang ang kapatid natin sa anak buhay. Ganyan lang yan. Kailangan natin. Okay. Ayan, yan ang partner natin sa PC Personal. Ayan, personal. Yes, oh, partner Jo, okay lang daw, sabi ni Kapitan Durana. Ayan. Of course, ano partner. Kapatid natin sa ano yan. Hindi, Kapitan, okay. Para at least alam mo. Kasi, syempre, minsan hindi natin alam ano nangyari, ba't ganun, di ba? Hindi, okay anyway, lang Kapitan, yan. No problem. Alam niyo po ba, kahapon po ay galing tayo sa orientation on
apprehending colorum in of ambulances. Ito na. Marami pala mga problema ngayon sa ambulances. Meron diyang colorum na basta na lang bumabiyahe na hindi naman ho dapat. At hindi lang yan, kapitan, ha? Grabe, ha? Ito na, pag-alaman natin, meron palang mga yung ambulansya na talaga namang sa gobyerno, minsan ginagamit ho ng mga ano, ginagamit sa paliligo, ginagamit sa outing, ginagamit daw sa mga kung saan-saan na hindi naman dapat. This is for emergency purposes. Ewan ko lang, kapitan, ha, kung nakaka-experience ka ba ng ganito na yung mga ambulansya na talagang pre-op service, dahil ito yung, sabi nga, ipampubliko, ay nagagamit sa mga ibang gamit na kung saan ay nakakalungkot naman, no? Sana po huwag mangyari uli ito. Alam mo, yes. Ito lang ang ating makikita. Alam mo, totoo yan, marami dyan gumagamit ng ambulansya, maggumagamit ng kung ano-ano mga service ng gobyerno o mga emergency, ganyan. Sana kung totoo man, kung hindi man, ay ano ginagawa nila? Sinurveillance na pala nila yan. Dapat hinuli na nila yan. Ipakita nila bago na media muna, bago ano, bago hulihin eh. Bago. Bakit ganun? Opo. Hindi po. Kaya si Partner Ruel. Nakita mo parang Ruel. Ay, hello! Hello, sir! Idol, kamusta? Ayan, pari mo. Miss Juby. Bati muna so, sa Ruel, Ulanday. Yan. Kumusta lang sa ating mga viewers dahil sa mga nanonood dyan sa YouTube, sa Facebook at ngayon din sa mga nakikinig sa ating programa na Miss Juby de Guzman kasama si Captain Durana. Ayan. Hello! Pagbabalik. Pagbabalik ang inyong kaibigan. Pagbabalik ang Adila. O, Sir Ruel, una-una, nagpapasalamat kami sa'yo dahil ikaw yung ano, ikaw. Ayan, nawala na naman. Ayan na, bumalik na. Okay, Sir Ruel, alam mo naman kami, malakas ang utang na loob namin sa'yo. Una-una, salamat sa'yo at nagkasama tayo muli. Pangalawa, ay nagpapasalamat kami dahil during the pandemic, kahit hindi tayo nagkikita-kita, ikaw yung kaagapay namin. Thank you for that. At dahil dyan, Sir Ruel, meron kang award sa akin. Hey! Gaganya kami ng award para sa'yo. Harrison, darating yung ating Munges eh. Bubulaga na yan sa ano, yung malaking kratula dyan sa EDSA. Eh gusto ko dapat nandiyan din kami kapitan, 'di ba? Dapat nandiyan din tayo kahit sa singit-singit lang. Yes, partner Arovel, thank you very much at nakasama ka namin ngayon 2024 na. Sabi ko nga anytime ay tayo magsama-sama muli. At itong programa naman natin ay kahit about ano man ang nangyari, tingnan mo, nandito tayo ngayon at mabuti na lang may social media kaya medyo hindi pa rin tayo nagkakawalaan kahit wala na tayo sa minsan din wala ng panahon. Pero makita mo lang yung post niya, mag-like ka lang, parang ayos na, nakabahagi na ako doon. Diba? Tsaka nakakamiss din yung pagpunta natin dyan sa studio, yung sama-sama tayong tatlo, noon na sa studio. Yung mga toxic po doon, so may, ano yung ako kung nandyan pa ngayon yun? Wala na, sarado na, sir. Yung kabayo, parang Ruel. Oo. Yung kinakainan natin dyan na tapang kalabaw dyan sa baba. Nako, kung sarap na. Sarado na po. Sarado na. Sarado. Anyway. Parang tagal na tayo hindi nakita. Yes. Kapitan, tanungin natin si Sir Ruel. Nako, ang dami niyang kulang sa atin. Paliwanag mo nga. Wanted sa mga siman yan eh. Oh, diba? Yung karanasan sa pandemic, ano na nangyari kay Sir Ruel? Kasi alam namin na ikaw yung taga-salaw sa mga namumroblema. Dito na yung pare natin, si paring Jojo Sibial. Yan. Okay, paring Ruel, ano pa ang mga experience lang? Konting palabok lang kasi alam mo, na-miss ka namin eh. Sige. Actually, dun sa pandemic, marami talaga na positive and negative na nangyari. Siyempre, yung iba, yung panahon ng tayo naman nakatulong doon sa mga may mga abdaman at ganyan sa mga napakarap doon sa mga pagtubok sa kanilang buhay,
na kumbaga masaya, napakasaya yon. Pero dumarating din sa point ng buhay na talagang maraming pinagdadaanan, na darating rin na talagang hindi laging masaya. May mga kahirapan rin na mapapaharap, pero mahalaga, nandun no, na panahon din yung para mas sige tayong kumilala sa Diyos at hindi na lalo tayong mapalapit doon sa mga kamag-anak natin at kapamilya. Yon! Pero alam niyo po, ang isa pa dyan, no, naging health concern na yung mga tao ngayon. Dati hindi. Di ba, Kapitan, no? Hinihintay pang magkasakit bago hanapin yung solusyon eh. Yan yung nangyari na pandemic na moral lesson sa atin. At hindi lang po yan, let your food be your medicine. Ganun na yun ngayon. At thank you ako dun sa nagturo sa akin, uminom ng regular ng nilagang dahon ng bayabas na meron dahon ng malunggay. Maraming salamat sa iyo. Hindi na namamaga ang paa ko, Kapitan, and Sir Ruel. Oh, di ba? Ayos yun. Oh, iyan ang ginagawa kong tsaa at kape. Yung nilagang dahon ng bayabas na merong malunggay. O, di ba? Kulang na lang lagyan ko na sayote tsaka sibuyas at bawang. Para kompleto na. Ayan. Ay, Kapitan, ikaw naman. Ano naman may chichismis mo? Kasi kanina nga yung ambulansya Sir Ruel inumpisahan ko na. Dahil ngayon yata, sabi ni Kapitan, ba't ngayon lang sila kumikilos? Hindi po. Actually, Kapitan, ito po'y orientation kung paano i-apprehend yung mga kolorum na ambulansya. Ito po'y pinagtulungan ng EMS, ang alam po ni Mr. Reynante Dairit Liwanag, presidente po ng PCEMS at ng DOH. At hindi lang po yan ni Mr. Alfonso Fabis, health physicist, and of course ni Ms. Shai Roma Bacchiano. At hindi lang po yan, yan po yung nurse for. At of course, salamat din. Ako, napakabait to ng TESDA. Si Dr. Melvin H. Villaruz, DMD EMT. So sooner, magiging guest din natin siya dito sa ating programa. At hindi lang yan, Sir Ruel, ha? Marami tayong mga good news from TESDA. Kaya makakatulong dahil may mga scholarship na ibibigay po sila sa mga ano, mga gustong mag-aral pa ng ibang mga courses. O, di ba, Kapitan? Yes, partner. Totoo yan. At maganda may mga programa na ganyan. Maraming mga tulungan. Tikit sa lahat, lalo na yung mga talagang nangangailangan at deserve talaga sila sa kanilang yung walang paraan na paano sila makatawid sa kanilang kinalalagyan sa ngayon. So magandang mga programa na kanilang itinatatag upang makatulong sa ating bayan. Okay. Inaantabayanan so, din po. Yes. Inaantabayanan din natin yung CCW National President Jigs Magpantay. Medyo hectic ang schedule niya, pero try natin kung makakapasok si Sir Jigs kasi po meron din siyang update mula sa Citizens Crime Watch. At hindi lang yan, Sir Ruel, meron tayong Margo TV Philippines, pero po ikaw naman ay meron ding ano yun sa'yo, Sir Ruel, tuloy pa ba yun? Ano yun? Yung online natin. Ay, yung Margo TV channel? Opo, tuloy pa ba? Sa kasalukuyan, in-stop. Okay, in-stop muna natin. Okay! Anyway, Sir Ruel, anong update natin sa kalusugan ng taong bayan dahil sa MonGC? Ano nang update mo? Galing pa rin na uminom ng vitamins at ganyan din yung plenty of water. At syempre pa, huwag kalimutan yung exercise. No? Mahal ka yan. Kahit na nasa loob lang tayo ng bahay, maaari tayong mag-stretching para at least ay gumanda yung circulation ng blood natin. Ayan. Kapitan, ginagawa mo ba yan? Oo, yan. Kasi medyo sumasakit minsan ang likod ko at saka tuhod eh. Kaya talaga nag-stretching na ako ngayon. Ayan. At hindi lang yan, Sir Ruel, hoping no, magsama-sama tayo sa isang layunin natin. Health is wealth, di ba? Pero elders is the best. Kailangan nating maging ma-materialize tong event na tinatahak namin in the future. Ito nga po yung event natin na siguro I'll call you na lang, Sir Ruel, later on at with Captain Durana. Hindi lang po yan, it's a good news kasi po meron po tayong free venue na ino-offer sa atin ng Walter Mart dyan mismo sa EDSA Muñoz. Yeah, regular show natin yan at hoping makapag-deal na tayo with our sponsors. Yan. Lalo na ang MonGC na napaka
laki ng naitulong sa atin, Captain Duran na to, our family and friends, at hindi lang po yan sa relatives natin, kung alam po na Monji C. Ang galing-galing talaga ni Sir Ruel. Monji C. Thank you so much. Yes, partner, totoo yan at very soon, may mga plano tayo dyan. At of course, yung dati nating mga ano eh, baka may, yung ating pinakaano, yung Pinoy Pride, Pidya Publishing, yung ating building na tumumba ulit, tumayo na naman, tatayo na naman siya ngayon. Pag tumayo siya ngayon, partner Ruel, with Monji C, hindi na yan mawala. Yung ano natin kasi nabutan tayo ng pandemic eh, no? Naalala mo. Mo na. Pero alam Kapitan, mo. Kapitan, mali naman. Sabi mo tumumba ulit. Wala pa tayong tumumba kasi wala pa tayong pinapatayo. Ikaw naman grabe. Ikaw nga pala, wala pala, drawing lang pala yun. Gina-joke mo ako. Nangangarap pa lang tayo, nangangarap pa lang, diba? Okay. Kaya yung mga pangarap natin at ay din-drawing ni Juby, ayan, nakalaan na yan. Ilang building yun? 27? 28? Oh, basta yung rooftop eh, nandun yung studio mo. No, 35. So, hanggang sa ngayon, it remains sa pangarap pa rin. Hanggat hindi nakatayo, tama ka, Job. Hindi naman tumumba kasi wala hindi pa nakatayo. But anyway, kung ano yung napagsimula natin, basta nami-miss ko talaga yung mga atupang kabayo doon sa atupang kabayo, tapang kabayo. Wala na pa tumumba na. Pero well, mag-usap kayong dalawa. Sige, mag-usap kayong dalawa. Well anyway, babalik tayo dyan. At anyway, balikan natin yung issue ng ambulansya. Alam mo sa, dito sa atin na partner o paring Ruel at partner Juby, maganda naman ang ating mga batas, mahusay. Ang problema lang, ewan ko mga ba, katulad lang nung binayaran ko na nahuli yung kaso, partner, yung liliko ka dito sa kaliwa, pakaliwa ka ng Landers, bagaling ng Balintawak. So na-airpart lang yung sasakyan, so nag-violate ka talaga dahil yun nga ang kaso ay disregards the stoplight. Pero tinitingnan ko, partner, wala namang stoplight, no? Oh. Ano mo ma-disregard sa stoplight? Kung wala yung stoplight, pero may mga harang. Ngayon, hinuli naman. Niresibohan. Alam mo yung resibo, partner Will? 1,000? 1,000 yun ang kaso niya na no, disregards daw yung traffic sign. Tapos, napunta nga sila sa inner part. Ngayon, nahuli. So, nagpahuli na resibuhan. Ang tanong, kasi lagi naman to si partner Joby natin dyan sa MMDA, ano ba talaga ang standard ng mga violation natin dito sa atin kung mahuli ka? Katulad halimbawa ng coding, halimbawa ng yan, mga ganyang klase na beating the red light. Ano ba ang equivalent yan? Kasi ito ka na, binabayaran ko ngayon sa land bank yung problema, yung ticket. 1,000 doon. So nilagyan ko na 1,000, ayaw tanggapin. Pumunta ko sa bayad center, ayaw rin tanggapin ng bayad center. Pumunta ko doon sa GCash. No? Punta ko sa GCash kasi nakalagay doon yung MMDA na ganyan-ganyan. Nilalagyan ko na 1,000 kasi yun ang bayolisyo sa ticket. Ayaw rin tanggapin. Ibig sabihin, wala na yan. Wala na yan, sir. Anong wala na? 150 lang. 150 lang ang bayolisyo doon. Ang bababa, ang tinanggap ng GCash is 150. Kasi yun lang talaga ang bayolisyo, equivalent. Kaya, Job, akin ibibigay sa'yo, assignment mo yan. Tiyakin mo, ano ba talaga lahat ang mga violation, list of violation at penalties dito sa Pilipinas? Okay, kasi baka pati itong mga nanghuhuli, hindi na alam kung magkaano yung kanilang mga sinusulat. Posible. Diba? Pero diba? Alam mo, partner, ganito yan eh. Maaring yung ano, yung ito,
Di ba yung dati may no contact policy sa Valenzuela, naalala mo? Eh, maning-mani yung 150 mo. Si Marlon, nung magre-renew siya ng kanyang tracking service, yung isang truck niya, biro mo, binayaran niya 28,000 na hindi alam kung anong problema. Tapos sabing ganun, hindi rin niya alam kung sino yung driver na yon dahil illegal parking. 28,000 illegal parking. Can you imagine that? Yan po isang sa mga problema. Yun, tama ka, Kapitan. Hayaan nyo. I'll do that. At hindi lang yan, no? Marami po tayong humihingi ng tulong, lalo na dito sa ating programa, Sir Ruel, sana magtulungan tayo. Eh, itong mga investor natin, marami pala tayong mga investor na mga kapwa natin Pinoy dito sa Pilipinas. Can you imagine, ha? Sila po ay may pag-aaring mga ambulance accredited to PIDEA. Ayan, ambulance. Ito na. Sabi nga ni Johnson Lim, siya po ang president ng TransCare, no? Can you imagine yung ambulance accredited to PIDEA? At not only that, no, ang dami palang problema nito mga investor natin, mga taong nagpursige para tumulong. Kasi nga, nung, alam mo ba, Sir Ruel, nung pandemic daw kasi, wala daw silang mahiram na ambulansya, wala silang mahiram na mga sasakyan para dalhin sa ospital yung mga pasyente. Kundi ang ginawa nila, they came to realize na magkaroon ng sariling ambulansya sa lugar nila para at least anytime na may emergency needs, ay may magagamit sila. Ang problema, nagkaroon sila ng malaking problema sa DOH kasi ang napakahigpit pala ng DOH, hindi sila basta-basta pumapayag na i-accredited yung mga private ambulance. Eh ngayon, ito yung siste. Bakit nga daw pinahirapan pa sila samantalang ang dami nilang dinonate na mga sasakyan? In fact, yung iba, 10 unit. Can you imagine? Tapos ngayon eh, nung magre-renew na sila, hindi sila ma-accredited ng DOH. So, ito problema ng DOH naman to, Kapitan. And of course, Sir Ruel. Ayan, yes. Sir Ruel. Yes. Nandiyan ka pa? Sir Ruel, di ba? Can you imagine yung accreditation eh, napakahirap ngayon sa DOH. So, isa yun sa mga naging problema po. Usually sa ang accreditation pa doon sa DOH o doon sa sa transportation. Sa DOH po. Yun po yung pinaka last yata na parang ang dami nilang problema pinadala sa akin, no? Sabi nga eh, help SME private ambulance generate operators comply and get DOH and LTO. Hirap sila sa pagkuha ng DOH license and LTO license para doon sa kanilang private ambulance. Ayan. Ito pala yung problema. At ito yung pinaabot natin ni Sir Lloyd James S. Ocampo. Risk Management Specialist po ito, EMT AAL 88N Ambulance Services. Ito, medyo, hindi ko lang masyado mabasa yung wordings, but anyway, si Will Kilao, isa rin po sa investor, advanced emergency medical technician po siya. At siya po ay fire emergency paramedic assistance group. Can you imagine, hindi sumisweldo to, Sir Will, ha? Kapitan Durana. Balikan natin yung ambulansya, kamo. They are investing. Apo. Partner Joby, balikan natin kamo yung ambulansya na yun. Ano yun, galing sa labas, tapos binili ng private na tao na yan, tapos parehistro para dapat ibigay sa DOH, tama ba ko? Ay, hindi po. Bali po sa community lang nila kagaya nito. Ang hiningi nilang tulong, decals using politicians. Ginagamit daw yung mga ambulansya ng mga politicians, samantalang hindi naman daw kanila. Free services without the support of the gout, and yet, without the support of government, and yet, we are still supporting community without any compensation. With the DOH requirement for accreditation, it shows that the government turns back on us. Yun, tinatalikulan lang daw sila ng gobyerno. Mahal na Pangulo, anyari sa ating mahal na Pangulo para pong tulong daw sila ng tulong, and yet wala naman daw po silang suporta na nakukuha sa gobyerno. Ito po yung sinasabi, Captain Durana and Sir Ruel. Siguro, hello? Dapat yan. Makipag-ugnayan sila dyan sa Department of Transportation, tapos sa LTO for registration, di ba? Opo.
Kung na-rehistro ngayon, ngayon eh, mainit yung e-bike eh. Yan pa kaya yung mga ambulansya na yan na pakinabangan ng tao yan. Pero totoo yan, ang issue kasi kanina na panood ko, yung ambulansya ay ginagamit daw ng mga tao sa kanilang mga ano, personal needs. Oo. Sorry po, naka-live po ako. Sorry. Okay. So you know, okay, ganito 'yan kasi nakita ko. Bakit sabi ko ginagamit daw kaya nahuli nila, sinorbilans na nila, dumadaan diyan sa mga bawal na daanan. So ganun. Ay kung ganun naman, nahuli na nila, ipakita nila kasi alam na ng media na minidya na eh. Ibig sabihin, mayroon ng kaso yan. So ano ba dapat gawin dyan? Diba? Ano ang dapat gawin dyan? Kaya lang dito sa atin, nauna yung media kaysa sa mga makinaukulan. Yan ang problema. Tingnan nyo itong ano, ang mainit ngayon na problema, partner, itong mga scammer. Gcash. Sa Gcash, sandali lang. Sa ibang bangko, no? Matindi. Kaya kayo, pagbigay ng OTP ninyo, kaya mga sabi nanalo, pero mo na isang araw, sabi ng Gcash sa akin, i-click mo yan, may nanalo ka ng 10,000 pesos. Sino si Gcash magbigay sa akin ng 10,000 pesos? Di ba nanalo? Pag-click mo yon, tapos ang ligaya mo. Ngayon, may mga scammer. Kung talaga nagyan mga binabatong link. Once na inotong link. In a split seconds makukuha yung ano eh, ma-access yung account mo. Ay magugulat ka na lang pati yung password mo papalitan na nila, hindi mo na ma-access. Kuha nila agad yun. Kaya never tayo katulad na yung mga bangko ngayon ng mga sikat diyan. Panay ang padala nila sa inyo, wala naman kayong account doon, no? Ay kung may account ka doon, 'di ba? Maliwanag na ganun. Kaya maganda pag mayroong ganyang klase, block mo na lang. No? Black mo ka agad. At marami scammer dyan. Pero malapit-lapit na kayo. Lalo na dyan sa lugar ng Sambuanga dyan. At saka dyan, nandiyan ka lang sa Minglanilla. Nabibilang na rin ang araw mo dyan ngayon. Sige, mamayagpag ka lang. Mahingi ng tulong. Namatay yung anak niya, mamamatay yung anak niya. Tulungan mo dahil naka-operahan. Kailangan na perang ganito. Matagay mo yan, nandito ka pa lang sa lupa eh para sinusunog mo na yung ano mo, kaluluwa mo siguro. Kung may kaluluwa kaya yon. Wala na siguro kasi wala naman makapagsabi na may kaluluwa pa yan dahil pag akyat siya sa langit, sigurado hindi makakyat yan, sunog na yan eh. No, ako diba? Po. Okay, Kapitan ha, singit ko lang tong si Emil Bente. Please lang. Alam mo naman eh, magagalit sa akin si Daisy Bente. Para marinig naman ni Sir Ruel, yung ating alaga na si Emil Bente na may original song. At saka hindi lang yan, Sir Ruel, ha? Baka team song mo to. Itong awitin mo. Ni Emil Bente, entitled Pasakit. Yan yung inano natin dati, pare. Oo, naalala ko siya. Okay, check it away. Ayan, pasakit na tayo. Pasakit, please. Dati ako ang iyong mundo,
ako'y biglang nagbago. Hanggang tingin lang, walang magawa. Dahil di ko binigyang halaga. Ako'y biglang sumuko. Ito ang aming inipo. Sana'y masaya ka sa pinya. Kahit ako'y nag-iisa. Masakit ang nadarama. Hirap makita ka sa iba. Tanging baon ko ang alaala. Ngunit hinayaan itong mawala. Pasakit ang nadarama. Ikaw sa akin mahalaga. Puso'y nagdurugo, sana'y makaya. Aking gagawin, kahit pasakit sinta. Sasakit, pasakit sinta, pasakit sinta. Pasakit ang nadarama. Na hindi na tayong dalawa. Ibubulong ko sa may kapal. Na ang pasakit ay di magkagal. Pasakit ang nadarama. Ikaw sa akin mahalaga. Puso'y nagdurugo, sana'y makaya. Aking gagawin, kahit pasakit sinta. Okay, yan po ang awitin ni Emil Vente. Live po yan sa ano, YouTube. Ay, kailangan kapitan sa ulitin mo yan para makanta mo yan. Yan yung, ano natin dati pare, yung si Emil Vente. Oo. JC Vente. Si Emil, yan, hindi Imelda, kapitan. Emil nga, Emil. Emil Vente. Okay. At hindi lang yan, kapitan, ha? Alam nyo ba? Alam nyo ba, meron na tayong apat na ready-to-drink beverages mula sa DOSTITDI. Ang Philippine Tableya, may balita ba kayo rito, Sir Ruel and Captain Durana? Ayan, may apat na Tableya na tayo dito sa Pilipinas na ipinagmamalaki ng DOSTITDI. Ito po yung sinasabi nilang the use of pure Tableya gives the drink a rich, dark, and bitter chocolate flavor. Ayan. Eh baka sabi nga po eh ni Jojo Sibiel, mali mo. Pag nailabas na ni Jojo yung kanyang ano, yung kanyang paritoy, handa mo na yung puhunan mo. Puhunan para makapaglabas tayo ng Tableya. Ayan. O Sir Ruel, kaya natin to, Sir Ruel. No. O, diba? Ayan. Oy, maganda to kasi nga po. Yes, ito po ay may ready to drink dairy-based Tableya chocolate drink. Tapos meron din po siyang lactose-free tables at meron din po siyang vegan tables. At not only that, ang vegan sugar-free tables. O yan. Malalaman niyang Captain Durana in the future. Okay, partner. At babatiin ko muna itong ating mga ka-FB. No? Thank you very much sa inyo. Bindo, nasaan man kayo dako ng mundo. Maraming salamat po.
Thank you, Miss Bigas, for watching. And Ma'am Abby Bider, or Batwigas Bider, thank you very much. Nandyan din si Elena Chong. Thank you po. Si Peter Paul Milagracia ay nanonood din sa atin, partner, no? Sabi niya, good day, sir. Live, kudit na. Yan, nanonood siya sa atin. Thank you very much, Paul. And of course, andyan din si Billy DCO Bola, no? Thank you very much, Billy, no? Okay. Tagan niyo pili ito si Peter Paul Milagracia. And sabi niya, thank you very much, no? And welcome. Si ano, si Rotel Monteclaro ay nanonood sa atin. At si Jonas Guzman, no? Guzman diyan sa Panitan Capiz ay nanonood sa atin. Thank you very much. At sa inyo lahat diyan sa Panitan Capiz, magandang umaga. Nandiyan din si Chepinje Rubin Kabadan. Si Captain Ray Carabido, thank you pare, and Jonathan Duran. Well, thank you to Atan ano, for watching. And diyan sa Michigan, si Toto and Inday Randy Duran, sa ano naman, diyan sa Bridgestone, ay nandiyan si Ate Bill at Kuya Ben Milyar. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, si Captain Clavo, si Captain Palomar, no? At lahat ng ating mga kasamahan diyan sa KRBS. Back to you, partner Joby. Ayos! Okay, at hindi lang po yan. At sabi, ano, Sir Ruel, kailangan eh, meron kayong mga update sa susunod, ha? Opo, sa susunod na. Hindi ka pwedeng umabsent na. Namimiss ka namin, Sir Ruel. Tsaka si Captain Durano, namimiss ko na rin. Hindi ko na nakita mula nung nag-pandemic. Okay. At hindi lang yan, no, mga kapatid. Alam niyo po ba, marami po tayong mga problema sa bansa. Pero ano, saan, ano bang dapat nating unahin, yung problema o yung solusyon? Ayan. Naguguluhan na ako kasi puro na lang problema. Kailangan dapat may solusyon. Dapat solusyon naman. Okay, solusyon naman. Yan. Okay, hello daw kay Kuya Tech. Ay, Kuya Tech. Kay Dr. Jim Sanchez, Medical Mission, Holy Spirit, and Payatas. At not only that, Kuya Tech, the Eagle. Ayan. Eagle. Kuya Tech, salamat po sa update natin. At hindi lang po yan, yung US Nursing Review Center with Dr. MJ. Ang Legion Protocol niya, Sir, ni Boss MB. Ayan. At hindi lang yan, si Ate Arlene. Hi, Ate Arlene and company. Ayan, asawa yan ni Kapitan Ate Arlene. Hi. Ay, nako. Kapitan Durana, ang dami ko talagang utang na loob sa inyo. Kaya po, salamat po sa inyong dalawa. Kay Captain Durana at Sir Ruel Ulanday, dahil sa inyo ay nandito pa tayo sa programang TWBL. Ayan, with Margo TV Philippines. At syempre, Casado. Ito yung diary natin. Casado. Ayan. Ito po yung pag-aari ni Sir Alan Bordeos. Ayan, Kapitan Durana, antabayanan mo yung issue mo rito. Ayan, Casados. Ayan. Casado pala, wala palang S. Balitang Casado. Ayan po ay sa grupo ng Antipolo City. Ayan. At hindi lang yan, si John Michael, si Kapitan John Michael ng Valenzuela City. Mabuhay po kayo. Kapitan John Michael. Ayan, si Manoy. Ayan, ng Valenzuela. Barangay Parada. Mabuhay po kayo. At syempre po, masaya po ang buong pamilya po ng Parada. Dahil sabi nga nila, Kapitan Durana, ikaw ba, mas gusto mo ba yung bagong barangay o yung lumang barangay? Ikaw, sa inyong experience niyan sa inyo and also with ano, Sir Ruel. Sa akin, partner, parang pare-pareho lang, no? Ang mga tao ngayon, pag-eleksyon, isa lang ang sinasabi. Ay, papagawa namin yan, ito, ayusin namin yan. Pag nanalo, hindi mo na sila makita. Ayan. Ayan, nagsasabay kayo. Sige, Sir Ruel. Sabi ko, yung panahon pa ng campaign, may iba, nakakasama pa kumain, uminom.
Yung nakakainip mo pa talaga, pero pagkatapos na nung ano, nanalo na, hindi mo na makakilap. Ayan! Magagalit yan sa pari ko, huli ka! Kanina umaga nakipuan ko sila eh. Naglinis sila dito sa subdivision. Nasaan ho ba pinangako ninyo? Hindi nyo naman pinangako maglinis kayo dito. Pinangako nyo, baklasin nyo itong aming tambakan nyo itong aming street na ito eh. Bakit nasa Las Capitan? La na. Dito na mayroon. May pag-asa kami dahil alam mo, maganda, magaling ang amin ano dito. At susunod na yan. Alam mo naman kasi, ang hirap ng sa project kasi, mahirap din na mag-release ng budget. Kaya yung aming ano dito, nabudgetan na dati, kaya lang natigil. So anyway, susunod na yan. Huwag ka lang mainip. Ganun din naman yan eh. Nadadaanan pa naman yung kalsada, di ba? Yun nga lang, pag bumaha, babahain ka pa rin. Kasi yung iba, may imbornal niya, yung iba, wala pang imbornal. So wala na. But anyway, nasa kanila na yan. At sabi ko nga, hindi madali ang magkuha ka ng pundo. Pero ang problema kasi na-release na yung pundo na yun eh. Bakit naiwan yung mga ilang kalsada na hindi natapos? Yun lang yun. Yun. Diba? At okay, siyempre, nagpapasalamat po ako sa ITDI. Ayan. Hello po, sir. Ano, si Mama, ito, si Ma'am Adele Guevara. Alam nyo, Kapitan, busy ako sa invitation, pero busy rin ako sa bahay dahil nga yung mother ko ay hanggang ngayon hindi nakakalakad, hindi rin nakakatayo. Dahil nga po sa kanyang pagkadulas, no, medyo nag-crack yung kanyang hita. At ewan ko lang, nako, Diyos ko, sana po makarecover na. Kasi pinapaano ko ngayon, pinapahilot-hilot ko. Dahil hindi ko kaya yung ano yung suggestion ng doktor, papalitan daw ng bakal, lalagyan ng bakal, i-confine kami sa ospital, gagastos kami ng kulang-kulang na milyon, ay kulang-kulang na kalahating milyon. Ay kung may sponsoran ako ni paring Jojo Sibiel, why not, diba? Ayan ang dating sponsor natin. Anyway, Kapitan Durana, sabi nga, sa edad daw po ni Mama na 84 years old ay hindi na pwedeng operahan. Tama ba yon? Doktor lang makapagsabi niya na, partner, alam mo, pag may pera ka, hindi imposible yan. Kaya lang sa atin kasi, based on our experience, talagang kapag may edad na rin kasi, kahit ako siguro, palayo na mangyari sa akin, nasa sa atin na lang pamilya yan, na sa tingin mo, marami akong alam dyan na ganyan nga nangyari. Ayaw na nila ipagalaw kasi baka hindi nila kayanin. Pero depende. Alam mo naman tayo mga Pilipino, hanggat may magagawa, ginagawa pa na natin. So anyway, nasa atin yan at saka nasa may katawan yan kung anong desisyon. Ayaw ng mother ko magpa-opera eh. Sabi naman ng doktor, kailangan operahan na yan. Kailangan lang din ihanda ni pera. Okay lang sana kung walang waiver at saka walang problema dun sa budget. Why not? Tayo naman, tama ka dun, Kapitan. Di ba, Sir Well? Mas gusto natin na mabigay yung solusyon sa problema ni Juan. Di ba? Oo. Ikaw, Sir Well, kung ikaw, sa edad mo, halimbawa, 80 mahigit ka na o 90 years old ka na, pa-o-opera ka pa ba? Ikaw. Yeah, usually mas nakakaalang-alang rin niya kung ready yung ano yung pasyente tsaka kung kakayanin ng pasyente kasi kadalas pag hindi na mas lalong na, pag ginakabahan kasi yung pasyente baka mas lalong kumahina ng loob. Baka mas lalong yung kaika ano niya, ika-disgrasya niya. Oo. Yon. Ang hospital talaga gagawa ng paraan yan kasi yan ang kanilang pinag-aralan at sinumpaan sa kanilang karir. At may magagawa sila, why not? Kaya lang, siyempre, lahat ng gagawin nila, basta ginalaw yung katawan mo, may waiver ka. Kasi sang-ayon ka sa kanilang gagawin, lalo na. Pero siyempre, sino bang doktor na ayaw mong maging successful ang iyong ginagawa? Diba? Ganda lang yan eh. Diba? Pero Kapitan, may kontrata din ba na kapag namatay yung pasyente sa kagagawa ng doktor, syempre, operasyon yan.
eh yun po ba ay meron ding waiver na walang bayad? Halimbawa, namatay yung pasyente o yung doctor's fee dapat wala na yun, 'di ba? Dapat ganoon eh. Pero sa nangyayari based on my own experience, ito naman experience ko lang. Eh lahat po ng kakilala ko at kaibigan ko na operahan eh, hindi ho na waive yung kanilang bayarin sa doktor, 'di ba? Anong masasabi mo? Walang pinag-usapan kasi yun, partner. Bago ka operahan eh, dapat kumpleto na lahat yan. Ang gamit, ang lahat na kaya mo. May ganun. Hindi nila gagalawin yan hanggat hindi kayo magkaintindihan. Ngayon, ang pinipirmahan mo dyan, anuman at ano, walang garantiya yan na sabihin na solusyon lang yan eh. Walang garantiya na talagang babalik siya doon at babalik sa ganung ano, no. And then sabagay, hindi ako doktor, no. Hindi ako doktor, pero sa based on my experience, ganun nga. Ini-explain sa iyo ng doktor ang maaring posibilidad na kooperahan natin ito. Ito yung mga circumstances na mangyayari o mga situation. So anyway, kung ikaw naman ay ganun, ako malapit din sa akin na mga sa pamilya. Sa edad niyang 86, eh, hindi na rin siya magpapagalaw. Maliban sa mahal, ha? Kasi ang ganyan talaga, mahal talaga ang mga pinag-usapan ng buto, pinag-usapan yung mga ganyan. Ang gamit yan, ang mahal, no? Biro mo yan na matagal sa ospital yan. So kung may edad na tayo, ang ating mga buto malutong, pero yun nga, pinag-iingat ang bawat isa. At anyway, pinakamaganda na lang dyan, kung ang pasyente ay ano, mahirap kasi magsalita pag ganyan ang mga kaso, partner. Kasi hindi naman natin, kung pamilya ko siguro yan, mag-desisyon ako. Pero kung pamilya sa pamilya, tanungin niyo ako, hindi ako magsasabi kung anong nasa loob ko. Diba? Pero ang masakit na, sa akin pa nagtanong yung pasyente kasi kaibigan ko eh. Alam mo, nangyari, eh, nagpa-hospital siya. Ngayon, sabi ko, tita, huwag ka na magpa-opera kasi mukhang malabo na yan. Kasi tinanggalan siya ng kidney. Eh, ngayon, sabi naman niya, hindi na ako makaka-atras kasi nakapirma na ako sa doktor eh. Tapos sabi ko naman, eh, what if mawala ka, mamatay ka? Sabi niya, yun lang. Pero sabi naman ni doktor, baka karaos daw ako. Pero after 3 days, tigok siya. Nawala pati yung kondo nila. Kasi nga, dun siya nakatira sa condominium. Yun ang pinambayad niya, yung titulo ng condominium niya. Eh, ito yung masakit na experience ko with my friend na ganun yung nangyari. Na umasa siya na akala niya ikabubuhay niya yung pagtanggal ng isang kidney niya. Naging doble. Namatay siya. Siya yung source, breadwinner. Tapos noon, nung namatay naman siya, nawala yung kondo niya kasi nga kinuha nung ospital dahil yun ang pinambayad niyang kulang. Tapos yung kanyang kidney nawala. Nawalan din siya ng asawa, pamilya, nawala na. Ayun, sabihin, na double damage siya. Tapos nung namatay siya, another expenses na naman yun. Siguro, God knows na lang siguro. Sarili mong problema, sarili mong desisyon. Huwag na tayo magsisi ng ospital o ng mga doktor kasi nga po, dapat talaga, tama po kayo dyan. Both. Dapat, decision mo yan. Yan. Una, okay. ikaw ang pumunta sa ospital, hindi ang ospital pumunta sa iyo. So, hindi ang doktor. May pag tama. Ikaw ay pumunta sa ospital, ay inintriga mo na sarili mo sa ospital kung anong kanilang gagawin. Kaya yung karamihan dyan, hindi nila pinagagawa, so umuwi. Ang karamihan na ayos naman na, yung iba ay pabalik-balik din. Lalo na sa hospital ng government natin na napakakulang ang hirap ng ating dito. Sana kung mayroon mang yung hospital, yun ang damihan nila. Katulad na mantakin mo na dyan sa mga public natin, hospital ng mga gobyerno, ay talaga namang madaling araw pa nakapila ka na. Yun ang masakit. Minsan nga naka-dextrose ka na, nandun ka, nakapila ka. Dahil wala kang pera eh. Wala kang pera, partner. Pero kung may pera ka, huwag kang pumunta dyan sa ospital ng gobyerno. Diba? Okay, pari ko eh. Yes. Ayaw naman natin mag-excess sa programa ng iba kasi sa sobra na naman tayo.
Anyway, yes. Siguro po magpapaalam na tayo, Sir Ruel. Sir Ruel. Nawala si ano eh. Si Ayan, nawala na. Oh, okay, in behalf of Sir Ruel, yes. Sige Captain Durana. Yes, maraming salamat po sa lahat mga nanonood, nakikinig dito sa ating palatuntunan at ayan, rinig po ninyo yung aming mga haka, no? Yay nang gagaling sa amin at experience tuna sa tunay na buhay. At maraming salamat po. Mag-ingat sa scammer. Okay? So, thank you very much. Okay. Ayan, okay. Sir Ruel, babay na tayo. Ayan, bati na lang ako. Bati ko si Ernest, si Tony, si Tad, si Domsam, Sky, Yashna, Yesha, si Tati, Mayor Lem ng Kalumpit. Happy Sunday po kayo, Sir Ruel. Ayan, syempre sa misis mo, hello din sa kanya at namimiss ko rin siya. Okay, sa ngalan po ni MJ D. Guzman, ako po si si Juby D. Guzman. Ayan, pati pangalan ko, nakalimutan ko na. Ano ba yan? At syempre, ang tabayanan nyo, ang gwapong-gwapong kumpare natin, partner. Kita mo naman, ha? Nandito na si Jojo Sibial. Nainggit na rin, pumunta na rin sa studio dati eh. Sa home studio lang siya eh, no? Kaya pumunta na rin, ayan, yung pare ko eh. O, kapitan ha, babay na tayo. Okay na ba? Yes, bye-bye. Thank you very much. Regards sa paring Jo. Bye-bye. At syempre, mga kaibigan, maraming salamat po kay DJ, engineer, Dan Toraha. At syempre, hello din kay Ate Elsa Juneda. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Salamat din sa aking mga partner sa personal collection. Ako, sarap ng kape namin. Baka gusto niyo, bili na kayo. Okay, muli po. Ako po si Juvie de Guzman. Walang labis, walang kulang. Eksakto. Alas 12 ng tanghali. Bye-bye to all of you and see you on Saturday. Bye! Thank you very much, Marilo Delphine.